usap-usap mga ka-hunter. So ngayong araw papakita ko sa inyo yung gagamba ko na galing lang dito sa bahay, yung mga sling lang nun. So ito 2 weeks siya nung simula June 1 siya, kinuha ko siya. So maliit pa lang siya nun. Bali dyan ko siya kinuha sa may ilaw. No, siya yung mga nauna. No, ito mga nandito, mga third batch na itong mga nandito eh. Ayun, atid yun yun, no? So ayan, third batch na yan. Pinakawala natin dito. Eh, may mga ano-ano pa ng mga ano, gamo-gamo. Ito pa yung isa. Ayan, no? So kalat-kalat dyan. Hindi ko lang makakanila. Ayun yung isa. So madami yan, ito pa. Yan, dami yan eh. Eka. Ito pa. Yan. Tapos yung iba nandito. Yung nandito, hindi ko makikita eh. Dito yung kagabi nagbahay eh. Yung mga third batch, ito third batch na to. Yan, third batch yan. Ito rin. Ito, fourth batch na to. Na pinawala natin. Tapos, ito yung mga second batch. Nandyan, nakalagay. Yan. Second batch. Kala mo gagambang bahay, no? Yan, fourth batch na yan. Tapos, yung iba dito sa labas. Kaso, wala na yung iba eh. Napunta dun sa kamyas yung iba eh. Tingnan natin kung meron. Ayun, meron no. Kung ito, kung papawalan ko ito dito, fifth batch na to. So, ayan. Doon kasi sa bundok, marami rin ang pinawalan din eh. Kaso sinulog kasi. Pero nagpawala pa kami doon. So, ayan. Ito lang yung pina-first batch ko. Pakita ko sa inyo. Nag-molt na to, mga hunter. Pangatlong molt sa akin to. Yung mga second molt na nakita ko dun sa ilaw. Tapos ito na yung ngayon nagmolt siya. So ayan na siya. So ayan, pwede kung ano, mas maganda ngayon magpaula kasi tag-ulan, maraming mga kulisap na pumapasok sa bahay lalo sa mga ilaw banda. So yun, lalaki yung mga gagamba nyo. Basta damihan nyo lang ng paglagay. Pero sa akin, ang nilagay ko, halos ganyan lang din eh. Yung dito sa ilaw, mga 5 lang yun. 5. Pero nakita ko dyan, parang 4 lang. O baka may walay na yung iba siguro. Kasi pag kulay itim na sila, naglalaban na yun eh. Pag itim na yung kulay nila. So ito mga ka-hunter, tignan nyo. Ganda yan. Tigre yan mga ka-hunter. Anak siya nung Tagalog. Ito. Kasi ito yung pinagkuhanan ko nun eh. Yung mga sibo kasi nawala, naubos yun. Wala naman na akong tigre na sibo. Pwede rin siguro ang tatay nila, tigre eh. Pero wala na akong natatandaan na sibo na ano eh, na ipinunla ko rito sa bahay. Puro sa bundok yun, tapos nasunog pa. So ayun yung nanay nun. Yan, tigre yan. Yan yung galing sa Kalawis. Matagal na rin yan. May 3 months na din yan. 3 months, siguro magiging 3 months, mga ganun. Hindi ko natanda eh. Pero basta matagal na yan mga hunter. Kasi mga Cebu, 4 months yun eh. Tapos yung baby sa mungko dun, 4 months din yun. So, yun na siya. Yun siya, mahabahan ng ano niya. Mas malaki pa nga ito, isa dun sa yung dati kong tungkuhan nag-molt ng 3 beses. Tsaka kasi ito, mas malakas kumain ito compare dun sa mga rare. Inukuha sa puno. So, ganyan lang yung ginagawa ko. Binabasa ako yung mantag ito, substrate. O yung, ayan nga, yung tissue, no? Tapos pati itong taas, yan.
Yes, mga 4 days siguro bibigyan ito pagkain ulit. Ang taong na ito eh. Yung nandito mga ka-hunter, pakita ko sa inyo. Ito, ang kinain na ito kahapon, kagabi, gagambang bahay. Gagambang bahay na kasi yung laki niya lang. Bilot ang gagambang bahay. Yan, binilot na ng tigre. You know. Wawa. Bilot. Galing ng gagambang tigre. Same size lang sila oh. Binilot agad oh. Tabang ng tigre ah. Tigre versus gagambang bahay. Ganda nung pinakita ka ng tigre. Medyo maliit pa yun, mas malaki pa yun nandito. Hindi ko na ipapakita. Tsaka yun nandito. Medyo malaki to. Ay, nasa loob. Yun. Tapos ito. Ito, lalaki na rin yan, no? Ito, mas maraming pagkain dito, banda. Kasi, pag mga labanda alas 6 yan, alas 5, alas 6, mga nagpapapasoka yan, eh. Yan sila. Yan nandin lumaki yan. Tsaka dito, mas marami dito. Makapansin nyo, may mga gamugamong pang nakasabit yan. Yan lang, may gamugamong mga nakasabit. Yan, oh. Hindi siya lumalaki yung mga gumba dyan. Maganda magpakawalan nito ngayon tag-ulan. Nung summer kasi yung nag-lockdown, wala akong nabuhay ng mga gumba. Ang dami ko pinakawalan din dito nung wala akong nabuhay. Ino-observe ako sila, tinitignan ko bawat sulok yung mga ganito kasi dito lang sila sa misiksik eh. Mga ganito, mga ganyan. Wala talaga ang makikita. Ngayon lang talaga to. Kasi ang dami ng mga pwede nilang makain. Ayan. Ganda na nyo. So, bakit pinili ko yung ganyan alagaan? Kasi mas nakikita ko mas nagmumulit yung mga ganyan. Mga hunter yung hindi pa mated sa wild. Alam nyo naman kung bakit siguro, no? Kasi pagka mated sa wild, too mature na. Focus na lang yung mga female G sa pangingitlog. Pag nabusog sila, mangingitlog na lang sila ng mangingitlog. Pero mas maganda kasi kung sa wild sila. Nakapag-molt pa rin sila eh. Yun nga lang pagka yung pagkinip mo sila, hindi sila. Focus lang sila sa ano eh. Pangingitlog eh. Tsaka ito pa isa mga ka-under, yung mga babae. Kaya nila mag-stack ng ano, si Millian ng lalaki. Yung nanay na ito, yung tigre na yun, ilang beses din ang itlog yan nun. Pero lahat yung may si Millian. Paano nga ba nangyari yun? Hanggang ngayon, nangingitlog yun. May ano pa rin siya, may si Millian pa rin eh. Siguro, ang na-observahan ko dun sa mga Cebu, pinakalas nila ng itlog na bugok na. Yung pinakalas nila, binotsog ko sila nun. Tapos nangayayat na lang sila, nangayayat din na sila umahin hanggang sa namatay sila. Parang ang ano nila, pagka hindi na sila mated, naubos na nila yung stock nila na si Media dun sa loob nila. Kusa na lang silang mamamatay, hindi na sila kakain. Yun yung isa sa naobserbahan ko mga kantera. So kaya nila mag-stock ng si Media. Kasi nakailang pisa yung ano, yung mga gambaong yun eh. Guro mga 5. Oh, 4-5 mga ganun. Tapos pinakalas nun, bugok na, wala nang similya. Tapos unti-unti na lang silang nangayayat yun, hindi na sila ano, nagkakain nun hanggang sa namatay sila. So yan, maganda yung mga nag-keep dyan, maganda i-keep yung mga ganito, yung galing sa maliit pa lang. Ayan, kasi
mas magaano yan, magpo-focus yan sa ganyan pag mold. Mold sila ng mold ng mold. Yan, kasi hindi pa sila na may meet. Meron niya ako nung ano eh, galing lang dito sa bundok yun eh. Maliit lang yun. Siguro medyo manaki lang dito ng kaunti. Ano na siya eh, mature na eh. Hindi na siya nagmumult talaga, focus lang. Pag binuchog mo siya, o binusog mo siya, ganun. Focus na lang siya sa ano eh, pangingitlog eh. O siguro, sa loob siguro ng mga ilang buwan siguro, bago pa sila mag, ano siguro, mag-molt. Eh, sa weld kasi, dire-diretso sila eh. May mga MLG dun eh. Kaya pag naubos yung similya ng stock nila, makapag-mate ulit sila. Mas na-extend sila. Makapag-mold pa talaga sila dun. Ayun, ang ganda. Ang haba ng ano niya. Nung ganyang galamay. Yan. So, yun. Yun lang mga ka-hunter dyan. Mga hunter natin, medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog ulit kasi na-busy tayo sa paggawa nito. Yan. Yan o. Yung saranggola. Baita lang natin. Yan. Laning iba kong saranggola. Nagbagsakan yun, pinahiram ko kasi yun, mga apat na saranggola yung pinahiram ko doon sa mga kasama ko. Bagsakan lahat nung lumakas yung habagat na hangin. Yun. Yun lang mga ka-hunter. Ingat-ingat ulit sa inyo.